Ayan, bago pa ako mag-umpis, bago ko po i-share sa inyo ang aking body testimony, bale, ako po si Paulina Ramos, bale, 25 years na po akong OFW dito sa Rome, Italy. Aking family, nandito rin po, yung dalawa ko pong anak, nandito rin po siya sa, sila sa Italy, kasama ko po sila dito. At eto po yung family ko, yung sister ko, ayan, dito po kami lahat sa Italy. Bali, dumating po ako dito sa Rome, Italy, 1997. Bali, second generation na rin po ako. Bali, ang trabaho ko po dito is caregiver. Ayan, makikita po natin dito na caregiver po ang trabaho ko dito. Umpisa po 1997. Tapos, may mga struggle po dumating sa akin year 2019. Ayan. Ito po yung struggle na dumating sa akin na yung time po yun na ang umpisa po ng naging sakit ko, bali, kumbaga, para masakit lang po yung aking mga, yung lalamunan ko. Kumbaga, parang akala ko po, simpleng tonsil lang po yon. Lagi po, pati akong may lagnat sa gabi. Sa araw po, okay lang din. Kasi nakakapasok pa po ako sa trabaho. Ayun, pagkaka-uwi ko po ng trabaho, as in talagang bagsak po ako. Hindi ko na po kayang magluto ng dinner namin. As in talagang, ayun, nararamdaman ko po yung panlalamig po ng katawan ko. Ayun, kumonsulta po ako sa aking doctor, sa family doctor po namin dito. At nang advice po sa akin ng aking, ano, ng aking doctor, mag-take daw po ako ng antibiotic. Kasi ang usually po, pagka nag-take po ng antibiotic, mga 2 to 3 days po, may mga pagbabago na. May mga changing na pong nangyayari na. Kumbaga parang nawawala na po yung mga sakit ng lalamunan or yung lagnat, bumababa na, hindi na siya bumabalik. Eh ngayon, nangyari po sa akin, nag-take po ako ng antibiotic. Sabi po ng doktor ko is 1 to 10 days akong mag-take ng antibiotic. Pero ang nangyari po, nag-take po ako hanggang 7 days lang po. Wala pong pagbabagong naramdaman. As in talagang, nandun pa rin yung pananakit po ng aking lalamunan, yung lagi po akong may lagnat. Lagi ang lagnat ko po tumatas lagi ng 38 pataas. Sabi ko hindi ito normal at saka hindi ito, hindi siya nakaya ng mga gamot na tinitake ko. Ang ginawa ko po noon, pumunta po ako ng emergency sa hospital na. Kasi ang doktor, kumbaga sinunod ko yung sinabi ng doktor ko. Pero talagang wala po siyang pagbabago. Kaya ang ginawa ko po noon, pumunta na ako ng emergency. Ayun, kinunan po nila ako ng dugo para i-blood test nila. At makikita po natin dito na ang naging resulta po, mababa po yung aking hemoglobin. Nasa 6.3 lang po. Noong mga time na yun po, hindi po nila ako pinauwi ng bahay. Inilipat po ako nila ng ibang hospital na may mga facilities na talagang related lang po sa dugo. Ayun. After po noon, ayan, yan po ang naging ano ko. Makikita po natin dito na araw-araw po nila akong pinukuna ng dugo para i-blood test po nila. Hanggang sa namagana po yung aking mga braso, nangitim na po. Kasi araw-araw po nila, kasi talagang inaano nila yung blood test ko talaga kasi mababa po ang hemoglobin ko, mababa rin po yung immune system ko. Kumbaga talagang bagsak po ang aking katawan. Na inakala ko lang na simpleng lagnat lang, simpleng tonsil lang yung sakit ko na hanggang sa eto po, makikita po natin dito, nilagyan na rin po ako nila ng catheter sa leeg kasi hindi na po nila makita yung ugat ko sa braso. As in talaga namaga po siya, nangitim. Ayan, nung nilagyan po nila ako ng catheter sa leeg, doon po nila ako kinukuna ng dugo, doon po nila ako nilalagyan ng swero, at doon po nila lahat ng gamot na binibigay nila sa akin, doon po nila lahat pinapadaan sa catheter na inilagay nila sa leeg. Hanggang sa kinunan din po nila ako ng mga lymphonodi, yung mga parang kung sa ano po, yung kulakulani. Kinunan din po nila ako ng kulani dito sa leeg kasi parang may ano po siya, yung kulani na parang pag hinawakan mo, nawawala din, lumilipat din sa kabila. Ganon. Kumuha po sila nun para i-biopsy.
Pero okay naman po yung biopsy nila. Wala naman pong bad result na ano. Tapos, ang ano po, no, marami rin pong isinalisahan na dugo, hindi lang po, wala, nasa mahigit po rin siyang bags. White blood at saka red blood po. Talagang bumaba po yung immune system ko dito. Talagang bagsak po ako. At ang isa pa po dito, kumbaga talagang araw-araw nila akong kinukuna ng dugo. Pagka tumataas po ang lagnat ko doon ng 40.5 sa ospital. Hanggang sa nagkaroon din po ako ng komplikasyon sa pulmon. Pulmonite, pulmon, ganun. Napasok po ako dito sa ICU ng 1 week. Ayan, makikita po nyo dito na talagang nasa ICU po ako, na walang makalapit talaga sa akin. Mga kapatid ko, sister ko, magulang ko, nandun lang sila sa bintana pag dinadalaw nila ako. After nung po na mapasok na ako sa ICU, hindi ko alam na pinatawag na po pala ng mga doktor, mga kapatid ko, magulang ko, sinabi ng doktor na miracle na lang ang kailangan ng kapatid mo, ng anak nyo. Sinabi pong ganyan ng doktor. Ako naman po, okay lang po ako. Wala po akong alam-alam na ganun po sinabi ng doktor. Ayun, kasi ang magaling lang po sa akin, kasi kahit nasa ICU po ako, pinayagan po nila akong gumamit ng cellphone. After nung pag-alis po nila ng hospital na nakausap nila ng doktor, ang ginawa ko po, siyempre namimiss ko sila, tumawag ako sa kanila. Sila nag-iiyakan na. Nag-iiyakan na po sila kasi yung pala ganun ang sinabi ng doktor, miracle na lang. Wala akong alam. Tawag ako, okay, ano, kumusta kayo, ganyan. Pero yung pala, sabi ng nanay ko, kasi nasa kotse sila. Pagtawag ko, huwag kayong maingay. Ayan na, natawag siya. Sabi niya sabi ng nanay ko doon sa kapatid ko, sa anak ko, sabi niya, huwag kayong maingay kasi ba, huwag natin muna ipaalam sa kanya na gano'n ang sabi ng doktor. Ngayon, siyempre, hindi naman din ako, wala akong isip na gano'n ang sitwasyon. Wala, basta sin talagang nandun ako, talaga malakas ang aking paniniwala sa Diyos na pagagalingin ako ni Lord. Kasi alam ko may mga anak ako, kailangan pa ako ng mga anak ko. Ayun na, ano. Tapos, after nung ano, yun, nag-isip ang kapatid ko, nag-research sila kasi naisip nila yung ginawa ni Maritoni Fernandez. Na yung talagang makakatulong din sa akin. After nung lumabas na ako ng ICU, as in talaga, nag-isip ang kapatid ko na kung anong pwedeng makatulong sa akin. Dinalahan niya kagad ako ng 2 boxes of ng barley sa hospital. Pero ang ginawa ko naman noon, as in talaga, nasa hospital pa lang ako, nag-take na ako ng barley. Pero yung pag-take ko ng barley, hindi ko siya ipinakita sa mga doktor kasi hindi pa siya, kumbaga hindi pa rin siya legal dito sa Europe. At ang isa pa, hindi alam ng mga doktor na magti-take ako nung kasi syempre pag nalaman nila maraming question yun. Oh, tapos mamaya hingyan ako tapos i-analyze rin nila kung anong itinitake ko. Hanggang sa dumating yung araw na pumupunta po ako ng banyo para sa banyo ako magtimpla ng barley. Doon ako umiinom kasi sa hospital do isolated po ako kasi yun nga po sa dugo, isolated ako, mag-isa lang ako, kaya lang laging naka-open yung pinto. Ayoko naman nung nagtitimpla ako mamaya biglang pasok sila kasi usually tuwing umaga bago mga alas 8 ng umaga nandiyan na sila, iano nila ako, titingnan nila ako kung may lagnat ako, kukunan nila ako ng dugo. Lahat ng follow-up check-up po tuwing umaga yan. Kaya kahit nasabihin fasting ako, ang ginagawa ko, pumupunta talaga ako ng banyo para lang makainom ako ng barley. As in talagang sabi ko, walang masama na subukan ko to. Nasa sa akin yun. Yun ang talaga ang ano ko. Talaga sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Alam kong hindi pa ako pwedeng mawala. Kailangan pa ako ng anak ko. Yun talagang laging nasa isip ko. After naman noon, kahit araw-araw nila akong kinukuna ng dugo, napansin ko nung magti-take na po ako ng barley, dati po araw-araw nila akong kinukuna ng dugo. Ngayon nung magti-take na po ako ng barley, mga isang box na po nauubos ko, napansin ko, alternate na po ang pagkuha nila ng dugo sa akin.
Dati araw-araw, tapos nung ano na alternate, sabi ko parang may pagbabago na akong nararamdam sa sarili ko. Hanggang sa sabi ko pa rin nung sa doktor, "Dok, ano po bang ano pa sa akin? Ano pa po bang gamutan ang dapat sa akin? Kasi okay naman po ako. Gusto ko na pong umuwi ng bahay. Kasi almost 2 months po ako sa hospital. Straight po yun. Wala pong uwian. Kaya sabi ko, "Dok, ano pa po bang gamutan ang kailangan ko?" Sabi sa akin, yung tinanggal na catheter sa leeg mo, napasok ng bakterya. Sabi niya po sa akin, napasok ng bakterya. Kailangan ko na naman pong mag-antibiotic sa hospital. After po, no, sabi niya, pag magaling na yung ano, na wala na yung bakterya ayan, i-ready ka natin sa chemotherapy. Ayan, makikita po natin na ni-ready na po nila ako sa chemotherapy. Kasi sa may iki-chemotherapy din daw po ako eh. Yun po ang sabi magiging gamutan sa akin. Na nilagyan po nila ako ng catheter na ito daw po eh tatagal hanggang 8 months. Kaya sabi ko, yung chemotherapy gagawin nila sa akin for 8 months. Pero ang maganda po nito, bago po nila ako, noong mga time po ngayon, lahat po ng test ginawa sa akin. Blood test, kung ano-ano pa, yung bone marrow, naranasan ko rin po yan. Tapos lahat po, as in general, general check-up po ginawa sa akin. CT scan, ang maganda po nito, talaga nung lumabas po yung CT scan ko, yung mga blood test ko po, clear po lahat. Glory to God. Talagang as in, napakabait po ni Lord sa akin. Clear po lahat. Hindi na po ako na chemotherapy. At ito po, nung tinanggal po siya, kabado na naman po ako. Sabi ko, naku, baka mamaya napasok na naman ang bakterya. Kasi pag napasok po ng bakterya yung nilagay sa akin, another 20 days na naman po nagamutan. Antibiotic na naman po. Ngayon, na maganda po nung tinanggal na siya, tapos ipinasok po nila ako sa CT scan, paglabas po, clear na yung aking CT scan. Kaya nung dumaan po yung doktor sa room ko, sabi ko, "Dok, ano pa po bang gamutan ang gagawin sa akin?" Dinignan niyo po yung record ko sa computer kasi lumabas na din po yung result ng aking CT scan. Sabi niya sa akin, "Ramos, wala na. Kasi okay na lahat. Clear na lahat ng record mo. Pwede ka nang umuwi." Sabi niya sa akin. As in talagang, napaiyak po ako ng mga time na yun. Sa tagal ko po na inantay na gusto ko na umuwi ng bahay. At ang maganda po nito, eto po yan. Makikita po natin dito, sa pagtitingin ko po ng barley, narito po yung talagang makapagpapatunay na napakagaling po ng ating pure organic barley. Makikita po natin, 2019, ang akin pong hemoglobin dyan is 6.3. Ang ano po dito, ang normal bracket po is 12 to 16 po ang normal. Ngayon 2019 is 6.3, 2020 12.8. Ang laki po ng improvement ng immune system po. As in talagang sa barley lang po, wala po akong ibang gamot na tinitake. As in talagang consistent po akong nagtake ng barley. Start po ng 2019. Ang 2021 naman po, ayan po, yearly po yung aking analysis up to now, 2022. 2021 po, 13.0. At ngayon po, 2022, last May lang po, nagpa-blood test po ako, 13.4 na po. Napakaganda po ng effect sa akin ng ating pure organic barley. Hindi po no, ako pwedeng walang barley. Talagang daily ano ko na po siya. Daily routine ko na po siya tuwing umaga. At ang ano po noon, umuwi rin po ako ng Pinas. Paglabas ko po ng hospital ng June 2019, umuwi po ako no, after 1 month po na kalalabas ko ng hospital, umuwi po ako ng Pinas para magpa-second opinion. Nagpa-blood test din po ako sa Pinas. Sawa po ng Diyos, okay na rin po. Wala po, clear po lahat. Kung ano pong result ng mga blood test ko po dito sa Roma, sa Italy,
Yun din po ang result sa Pilipinas. Napakaganda po ng result. At ayan po talagang tuwing umaga po, nag-take po ako ng barley. Talaga hindi po ako pwedeng wala niya kasi as in talagang pahinahanap-hanap na po ng katawan ko. At ayan na po tayo nung after na lumabas na po ako ng hospital. As in talagang parang wala pong nangyari. Parang normal po yung mga braso ko. As in talagang balik po sa normal. Kaya po walang yung ibang nakikita ko na na pag nakukwento ko yung testimony ko about sa ating barley, hindi po sila kagad makapaniwala na, ah, ganun ba talaga ka-amazing ang ating pure organic barley? Kasi pag nakita nila yung braso ko, yung health ko talaga, normal na po lahat. Balik po sa normal. Ayan. Po tayo ngayon at nung nag-anniversary po yung kapatid ko dito, sister ko nga pala yung ating AC owner ng Italy. Sister ko